Before ng practice or ng game, may lagi akong pinapanood na volleyball videos, yung mga Brazil. So parang ano, binivisualize ko yung isang player lang na dapat kailangan gagayahin ko. Siguro from doon, kaya mas na-improve ko yung gusto kong improve talaga sa sarili ko. Parang lagi ako may gauge ako lagi. Dapat by this time, ganito yung gagawin ko. Ganito yung gagawin ko. At dapat lahat makopya ko talaga. Yun. Noong time na yun, idol ko talaga si ano, yung sa Brazil ng player. So lahat talaga ginaya ko sa kanya. From receive, form, lahat talaga. Sinong Brazil player to? Si ano to? Si Dante Amaral. I'm gonna look him up. And it's nice that your standards are so high. Oh, kasi that you talaga, watch international volleyball. No high school, lagi ko talaga pinapanood mga international. Para, wala kasi ako idea sa local volleyball dito. Yung mga alam ko lang, yung mga kasabay ko na naglaro ng volleyball, pero like sa mga collegiate and club siguro, professional, wala talaga akong idea. Tsaka mas gusto yung parang yung beach ko, yung never kong maabot para every magpupush ko lang talaga nung magpupush. Marck, you're considered arguably, but for me, you are the best player in the Philippines. But who is the best player you've ever played against? Maybe locally or internationally? Locally? Siguro nung time ko, hindi ko masabing si Brian eh, kasi yun sa mga bandang, like, nung medyo patapos na ako, biglang nag-boom si Brian eh. So, parang hindi ko siya nakita nung first year, second year, third year ko. So, parang sino ba? Actually, parang gauge ko lang rin yung mga nasa top one sa mga, ano eh, sa mga individual skills, like sila Alvapara, sila yung nasa top nun eh. So, sila yung parang ina-eye ko, sila yung, hindi naman sa idol, pero, sorry po ya. pero parang sila yung gauge ko, parang gano'n, sila yung gauge ko. Tapos sa international naman, ano nakalaro, sino ba? Siguro si, ano, si Kubiak, yung sa Poland. Yung professional, yung import ng Panasonic nun. Kasi, Si Nishida rin actually. Pero noong time kasi na yun, medyo hindi pa siya sobrang peak na like ngayon. Ngayon kasi sobrang peak niya na. So, mas naka-focus talaga ako na ina-idol ko yung mga same position ko, same role ko. Para pwede ko siyang gayahin. So, si Kubiak talaga yung nakalaro ko. Pero yung nakita ko si Muserski, na-amaze ako. At tangkad eh, 7-2. Tapos katapat ko, tangkad. Wow. Pero, saan mo sila nakalaban? Anong Japan liga? Sa Japan na 'yon. Okay. Like, yung pinapanood ko nung bata ko na sa Olympics, ngayon nakalaban ko na. Galing. Pero yun, Kubiak 'yun. Okay, so if Kubiak is rated 100, yung Rivan ng Indonesia, yung nakalaban niyo sa SEA Games, anong rating nun? Kung 100 si Kubiak, si Rivan, ano rating nun? Just so I have an idea. Rivan. Magkaiba kasi sila ng position eh. Pero si Rivan siguro mga 7. Hindi na. Hindi ka believe doon eh. Hindi kasi yan eh. Kasi grabe yung volleyball IQ ng Kubiak. Siya talaga yung idol ko. Kasi okay. Kahit sobrang sandit lang, kaya niyang gawin kahit anong gusto niyang gawin. Okay. Yan talaga yung namin. So, parang atas ng volleyball IQ niya na kailangan hindi power lahat, kailangan may off-speed din, kailangan may ganito. Ganun. Tapos, lagi siya mong nag-experiment sa loob ng court. Yun yung gusto ko. Si Rayman kasi, iba kasi yung position niya and parang siya yung go-to guy nga, kailangan mga putos. Yun, pinagusto ko lang din talaga kasi sa volleyball talaga, ito yung scoring. Gusto ko yung defensive, receive, saka defense. Yun yung pinagusto ko talaga sa lahat. Noon na, hindi ko siya na-appreciate. Pero nung tumagal, napag-Japan ako,
mas na gusto ko talaga mag-receive sa defensa. Thank you for watching Volleyball DNA. Make sure you hit the subscribe button to get notified for future episodes and interview highlights. And while you're at it, head over to our Facebook page by clicking on the link in the description.